The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect the policies and the position of Now You Know. Good evening. Today is September 13, 2020, and welcome to Legal Basis, where we examine the country's most pressing legal issues with the help of our Filipino lawyers. I am Germaine Jalandoni De Ruña, and tonight, we talk about the law. Tonight, we talk about our justice system. Medyo mainit po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaninang umaga, ganap ng pinalaya si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton at tuluyan ng dineport pabalik sa Estados Unidos. Ito ay matapos bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pemberton ang salarin sa marahas na pagpatay sa transgender woman na si Jennifer Laude noong 2014. Marami ang nagulat sa naging desisyon ni Pangulo dahil ni hindi pa nga malinaw kung si Pemberton ay qualified sa ilalim ng batas ng good conduct and time allowance sa bansa. Ano nga ba ang naging legal basis ng pagpapalaya kay Pemberton na pumatay sa ating kababayan na si Jennifer Laude? Ito ang ating aalamin ngayong gabi. Kasama po natin live via Skype ang abogado ng pamilya Laude na si Atty. Virginia Suarez. Magandang gabi po, Atty. Suarez, and welcome to Legal Basis. Magandang gabi sa iyo, Germaine. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa Legal Basis. Salamat po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Good evening po ulit. Kanina nga po, no, pag-usapan na natin, diretso na po tayo, ay pinalaya na nga po si Pemberton at nakalipad na nga po sa US. Unang-una po, gusto po nating malaman, kumusta po ang pamilya ni Jennifer Laude tungkol sa pangyayaring ito? Frustrated. They feel betrayed at saka, I mean, still devastated. No? Devastating talaga yung nangyari dahil pinagtatalunan pa nga sa korte eh. At kasama ko pa ang magkapatid na Marilu at Michelle Laude. Ang daming argumento doon sa loob ng korte. At ang DOJ nagmanifest pa na magpa-file pa sila ng motion for reconsideration dahil sila man ay hindi naniniwala sila na hindi pa dapat ma-release si Pemberton. At utusan pa ng korte ang Bureau of Correction. Attorney, medyo may technical difficulty lamang po tayo, no? Kasama po natin ulit ngayong gabi. Ay, attorney? Attorney, hello po. Yes. Sige po, tuloy yes, po natin. Opo. Ayun. Yun, kaya hindi maganda yung pakiramdam ng pamilya. Hanggang ngayon, devastated sila, frustrated sila, at feeling betrayed dahil pinanghawakan nila yung pangako ni Duterte na hindi makakaalis si Pemberton, no? Hindi marirelease sa buong panahon niya. At betrayed dahil nakita nila na kung paanong sinuportahan ni Harry Roque si Duterte. Eh syempre dating abogado rin nila, no? Kadati kong kasama si Harry Roque na nagtanggol sa mga Laude. Kaya very frustrating yon para sa pamilya Laude. Opo. Very understandable naman po iyon. Yung kanila pong nakaramdaman talaga pong may frustration at panghina nga po, no, na nangyayari po at nakaramdaman nila. Attorney Virgie, kanina po may binigay pong pahayag si Pemberton. Babasahin ko po, nais ko pong malaman ano po yung reaction po ng pamilya Laude ukol dito. Sabi po ay, Mr. Pemberton wishes to express his deepest gratitude to President Duterte for granting him an absolute pardon. He is extremely grateful for this act of compassion. To the family of Miss Jennifer Laude, he extends his most sincere sympathy for the pain he caused. In the years he spent in confinement, he spent much time contemplating the many errors in his ways regarding the night of October 11, 2014. He wishes he had the words to express the depth of his sorrow and regret. Ano pong sagot po ng pamilya dito sa kanyang pahayag po ni Mr. Pemberton? Obviously, hindi si Pemberton na nagsulat. Mm-hmm. Obviously, somebody else wrote that letter. And I'm sure
si Attorney Flores, yung abogado niya, ang sumulat niyan. Days before, nung kino-question ko ang conduct ni Pemberton at sinasabi ko na nag-invoke siya ng good conduct, ni hindi nga niya nag-wang mag-apologize sa family. Kakausapin daw niya si Pemberton, papasulatin daw niya, o kaya kakausapin niya para mag-apologize. That alone shows that there is no voluntary, di ba? There is no sincerity dyan sa apology na yan. Kailangan pa siyang kausapin, kailangan pa siyang diktahan, no? At kailangan pa siyang utusan para gumawa ng apology. Kaya, ang pamilya Laude, pinadala ko yung message na yan. Sabi ni Marilu, very scripted daw. Dapat daw nilagyan na lang ng sincerely yours, Rowena, sa bandang huli. Kasi, pareho ang sapantahan namin na si Attorney Rowena ang gumawa nung letter na yon. Si Nanay Julita, sabi nga niya, hindi niya nakikita ng sinseridad yung apology. Sabi nga niya, hindi ba marunong magsulat ng sarili niyang paghingi ng tawad yang si Pemberton. Okay. Yun ang mensahe ni Nanay Julita na itinext nila sa akin. Opo, salamat po. Himayin po natin, nabalikan po natin yung original na charge o kaso po ni Pemberton. Ito nga po yung pagpaslang niya kay Jennifer Laude noong October 14, 2011. Alamin lang po natin, no, para din po sa kaalaman ng ating mga manonood. Sinarge po kasi siya, ang kanyang pong charge sa kanya ay homicide po, no? Dama po ba? Ano po ba ang pagkakaiba ng murder at ng homicide? Oo. I-correct ko lang, he was charged for murder. Murder, opo. Then, eventually, opo, na-convict siya for homicide. Opo. So, pag bakit homicide, po nagkaganon? Oo, simpleng pagpatay. Pero kapag murder, pinagplanuhan. Oh, ang isang pagpatay, kapag pinagplanuhan, magiging murder na. Pero hindi lang yon. Dito sa kasong to, wala namang pagpaplano. Pero ano ang maliwanag? Merong abuse of superior strength. No? Ang abuse of superior strength ay isang aggravating circumstance na nagpapalala sa isang pagpatay. At dahil dito, ang isang homicide ay pwedeng maging murder. At yun yung ginawa natin. Bakit natin sinasabing may abuse of superior strength? Pinatay si Jennifer Laude, in-arm lock siya. At ito, minuestra pa ito na, ni Pemberton sa korte. Arm lock, it's a special technique. No? Seconds lang, mamamatay ka na sa arm lock. Tinuturo ito, no? Sa mga sundalo. Hindi mo ito basta ito ang ginamit ni Pemberton sa pagpatay kay Jennifer Laude. Pero syempre, alam natin hindi pa siya nasiyahan na i-arm lock si Jennifer Laude. Hinila pa niya, dinukduk sa inidoro at nilunod niya. Ayun, yun natin si Jennifer. Alam natin na syempre hindi yun marunong ng arm lock. Ang alam niyang ang hinahawakan niya, brush, curlers, kasi nagtatrabaho siya sa parlor. Kumpara mo kay Pemberton, ang hawak ay mga armas, panggera. Diba? Armas na pumapatay ng tao. So makikita mo kaagad yung kaibahan. Meron kaagad tayong tinatawag na superior strength dito kay Pemberton. At inabuso niya yon dahil ginamit niya kay sa isang trans woman o ginamit niya kay Jennifer Laude. Gamitin mo yun sa gera, pero hindi dito sa isang napaka-ordinaryo niyong conversation o pangyayari na ganoon. Kaya sa tingin natin dapat murder. Pero syempre ang korte, may sarili siyang interpretasyon. Sa kanya, there is no murder. Sa bandang huli, na-convict lang si Pemberton ng homicide po. Naging defense po nila ito pong passion and obfuscation, gano'n rin po yung intoxication. Para po sa kaalaman po na ating mga manonood, bakit po pinayagan po or naging homicide at naging masabi po natin ay naging pumatok po yung argumento nilang iyon sa korte at bakit naging homicide na lang? Hindi yun naman, yung passion and obfuscation, hindi rin naman talaga siya yung tinanggap ng korte. Kasi ang isang krimen, kailangan tanggapin ng korte yung aggravating. Yung aggravating, yun ang hindi tinanggap ng korte. Okay?
hindi niya sabi niya, hindi niya nakitaan ng pang-aabuso. Of course, hindi natin maintindihan yun. Ano? Dahil palagay ko kahit ordinaryong tao, kayang makita yung diferensya. Pero ang korte, hindi niya nakita yun. Yung compassion and obfuscation, kinokontra din natin yun. Kasi parang sinabi niya dahil sa tindi ng kanyang emosyon, dahil nagulat siya na nakita niya na may penis si Jennifer. Kaya out of passion ay ginawa niya iyon. In fact, ang sinasabi niya, he felt na he was dishonored. Diba? Yun ang naging defense niya. That Jennifer caused dishonor sa kanyang pagkalalaki at dahil doon ay yun, ano, bumuhos yung kanyang emosyon at napatay niya. Hindi rin naman yun din talaga yung pinakinggan ng korte. Yung intoxication, kasi yung intoxication, no, pagkalasing, no, talagang pang-apat na bar na kasi yun na pinunahan niya. Kahit naman din yun, ay hindi rin naman nakapag-mitigate or nakapag-aggravate dun sa may kaso. Ang tinignan lang talaga doon, meron bang superior strength o wala? Sabi ng korte, wala. Ang isang problema natin dito sa ating batas, kapag ikaw ay nanalo, halimbawa, kami ay panalo, di ba? Dahil convicted, ano kami, sila yung natalo. Sa ating korte, sa ating batas, hindi kami pwede mag-apila. Kasi kami yung panalo. Ang pwede lang mag-apila ay yung natalo. Kaya sila lang yung pwede mag-apila. Kasi kung ano sana, pwede namin sanang questionin o mag-apila kami. Diba? Question on bakit inalis mo yung aggravating circumstance na abuse of superior strength that that should have made homicide as into murder. At dapat po, mas matagal talaga yung na-serve time niya po. Opo. Dapat. No? Opo. Opo. Yes. So, tumungo na po tayo dito sa pag-grant ng absolute pardon. No? Pero bago po yan, yung benefit po ba of good conduct and time allowance under Article 29 and 99 of the Revised Penal Code, applicable po ba ito kay Pemberton? Yun magandang tanong, Germaine. Sa tingin ko ay hindi ito aplikable kay Pemberton. Unang-una, ang objective ng GCTA, no, yung batas na iyan, ay para i-decongest ang ating mga kulungan. Yes po. Ating na ng kanilang good conduct. Wala naman si Pemberton sa ordinaryong kulungan. Kaya hindi siya, ang pag-release sa kanya ay hindi makakatulong sa pag-deconcest. Second, hindi to applicable sa kanya dahil sa 2019 IRR ng batas ay ang heinous crime ay disqualified. Ibig sabihin, those who are charged and or convicted for heinous crime are disqualified. Remember again, si Pemberton ay originally charged for murder and that is heinous crime. That is atrocious, di ba? Yung pagpatay sa kanya, ano yun eh, walang karespe-respeto sa tao para idukduk mo pa sa inidoro. I remember sabi nga ni nanay, hindi ipis ang anak ko para i-flash sa inidoro. Diba? Tao yung anak ko. Ayun, no? Sa tingin natin, that's very atrocious at pasado siya doon sa heinous crime. And therefore, that disqualifies Pemberton. Mm-hmm. Third, suspended ang implementation ng GCTA. May memo ang BJMP, may memo ang DOJ na suspended sila since August 2019. In fact, nitong April, naglabas pa ang BJMP na until now suspended. Well, ang pwede lang daw i-compute ay yung 2019 pababa. Pero mula ng 2019 hanggang ngayon ay hindi po pwede. Okay. At pang-apat, no? Assuming po pwede sa kanya, merong parameters ang good conduct. Ang good conduct, kapag ikaw nag-a-attend ng mga rehabilitation program, meron ka mga nagpa-participate ka sa mga authorized work activities, at saka may mga exemplary deed. Walang ipinakitang kahit isa si Pemberton. Kaya pag tiningnan mo ang lahat ng ito, wala. Ano ang ebidensya na pinresent ni Pemberton? It's a simple certification ng kanyang Amerikanong sundalo.
certifying na Pemberton from such and such period of time exhibited good conduct. Diba para ordinaryong good moral right conduct na hinihingi nating certifications sa eskwelahan. Hindi ganun ang korte dapat. Dapat tingnan mo anong basis ng certification na yon. Kaya ka lahat, kinwestiyon natin yon. And more importantly, I'd like to add, that's an executive function. Hindi yan judicial. Kaya dapat dito sa Bucor, dapat dito ang lahat, dapat dito sila nag-apply, hindi sa may korte para ipa-release. Remember, pag titingnan natin, pag nag-decision na ang korte, tapos na yun sa korte. Limbawa, yung mga nakakulong natin, hindi yung pupunta sa korte para mag-apply ng GCBA. Pupunta yan sa Bucor, diba? At doon pinoproseso. Kaya, ang daming kalokohan. That's the reason why we filed a motion for reconsideration and we questioned everything. Alam mo, Germaine, sabi ko pa nga, hanggang Supreme Court, ilalaban ko yung kaso. Opo. So, napakarami po talaga ding butas dito sa pagbibigay ng pardon. Even nga ito sa GCTA na dinalaban nila, kaya siya binigyan ng absolute pardon. Attorney Virgie, punta na po tayo dun sa absolute pardon na ginawad sa kanya. Ano po ba ang ibig sabihin nitong absolute pardon? Alam mo yung absolute pardon, ano to eh, no? Absolute, hindi ba, Tagalog, absolutong parang pagpapatawad na nagmumula sa ating presidente. Yes. Yung absolute pardon, it's an inherent executive power na tanging presidente lang. At pwede niya talagang gamitin yon. Remember, ginamit yan kay Joseph Estrada. Mm-mm. Ang sa akin lang, pinag-uusapan pa sa korte, 'di ba? Pagkatapos hindi nag-hearing pa kami. Yung mga korte kino-question ko dahil hindi man lang kami ni-notify. Wala, hindi ka man lang kami pinapadala ng mga notices. Kino-question ko lahat 'yon. Pagkatapos pag-uwi namin galing sa hearing, pagkatapos kong questionin ay ano, nagbigay na lang kaagad ng absolute pardon. At ang pinaka nakakalungkot, ang sabi niya, eh nabalitaan ko eh unfair ang trato kay Pemberton, kaya binigyan ko ng pardon. Goodness, presidente, nabalitaan niya, katabi niya, spokesperson niya, dating abogado ng mga Laude, he could have asked him. Dapat tinanong niya. Hindi yung parang nabalitaan, narinig ko sa radyo, nabasa ko sa newspaper, unfairly treated. Ako gusto kong isa-isang sagutin niyang unfair treatment. Sige na yan. Pa. I have to excuse lang, Germaine, ano, kasi parang mamamatay yata yung computer ko. Sige po. So, ito nga po, ano, pag-usapan na natin, kung hinimay po muna natin kung ano po ba yung naging charge originally kay Pemberton. Ito nga po ang nais po sana ay kasuhan siya ng murder, ngunit dahil po dun sa hindi pagtanggap ng korte dun sa aggravating circumstances, sinasabi natin superior strength dahil sa paraan ng pagpatay niya kay Jennifer, binaba po sa homicide yung kanyang conviction po sa kanya. Pinag-usapan na nga rin po natin kasama si Attorney Virgie, ito pong GCTA o yung good conduct and time allowance. So kung hihimayin po natin, eh, hindi naman po talaga qualified si Pemberton dahil wala naman po siyang ipinakitang mga ebidensya na talagang meron siyang good conduct na kung hindi ibinigay lang po ay yung kanyang certification mula sa kanyang superior officer na siya daw po ay nag-observe ng good conduct. Ngayon na naman po ay pinag-uusapan na natin kung ano pa yung definition ng absolute pardon na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Pemberton. Ayun nga po. Okay. Welcome back. Kasi sinasabi na. Oh, okay, sandali lang. Sige lang sandali. Po, go ahead po. So yun nga po, no, ito ay sabi nga na i-re-echo ko lang po yung sabi ni Attorney Virgie, no, nakapagtataka po dahil sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, unfair daw po ang treatment ng mga Pilip ang pagkakatreat kay Pemberton, no. So balikan na po natin yung sinasabi niyo po, Attorney Virgie. Oo, yun talagang I find it so, oh my goodness, no basis at all, at talagang nakakatawa siya na isang presidente para sabihin yon. One, talagang sino ba ang unfairly treated? Alam mo, mula sa simula pa lang, ang bansa natin ay hindi nakuha ang custody kay Pemberton. Nasa US kaagad siya. Mm-hmm. Second, sa buong trial namin, Germaine,
halos puno ang korte ng mga sundalong Amerikano o kaya ng mga Amerikano, umabot pa nga sa isang araw na 16 yung Amerikano nasa loob. You can imagine how harassing and how intimidating na kitang-kita ng mga Laude na sa loob ng Philippine courts, para bang ang lahat ng proteksyon ay nandoon sa pumatay at wala sa mga Laude. Dahil ang mga Laude, ako lang naman yung kasama, saka si Harry. Third, na-convict. Diba? Convicted siya at ang order dalin sa National Belief Prison. Inordera ng police. Alam mo, nakakalungkot. Right inside our court, our police officers were rendered inutile. Bakit? Ni hindi sila nakalapit kay Pemberton dahil yung mga sundalong Amerikano pinalibutan agad si ano, si Pemberton. Hindi nakalapit ang mga police. Diba? Stand off for 3 hours. At yung lawyer, gumawa agad ng ano, nagsulat na lang ng motion. Diba? Doon lang ako nakakita ng isang motion, handwritten, diba, ay dininig ng korte. Opo. Kasi napakahigpit sa format ng ano ng korte eh. Dapat may 3-day notice rule, at yung motion written, no, mahigpit. Pero yun, handwritten, yes. Tapos ang DOJ, agad-agad nandoon, ang VFA Commission, agad-agad nandoon, ay okay sa kanila. Favoring the request of Pemberton, invoking VFA, na dapat ay ma-detain muna siya sa Camp Aguinaldo, hanggang sa pag-agrihan ng Pilipinas at ng Estados Unidos kung saan talaga siya dapat na-detain. Eventually, it was agreed upon na doon talaga muna siya sa Camp Aguinaldo. Special holding facility. Opo. Ngayon, good conduct na panilawanag ko kanina, na suddenly perfect score ang ibinigay sa kanya. Now tell me, Germaine, who is unfairly treated? Who has been unfairly treated? Ano ang basihan ni Duterte para sabihin na unfair ang trato, kaya binigyan ko na ng pardon? Nakakatawang nakakagalit. Opo, nakapagtataka po talaga. No? Lalo na po, hindi naman po daw humingit ng presidential pardon ang kampo ni Pemberton. So, ano po ba yung legal na basihan ng pardoning powers na ito ng isang pangulo? In fact, ano, may proseso talaga eh, no? Na i-apply mo, at pag-apply, tinitingnan, pinaproseso. Ang maganda rito, kailangan i-notify. Pagbigyan mo ng i-notify ang parties, i-notify, no, ang sila Laude dapat o at ako bilang counsel, para mabigyan kami ng pagkakataon na mag-comment o kaya mag-post. Hindi na yun nangyari. So ito po ay parang blindside po, no? Blindsided, para pong ganun. Madali ang ginawa. Alam mo, from the very beginning, kahit na yung ginagawa sa korte, ay June nag-withdraw na ng appeal, July nandiyan na sila, agad-agad na pinaproseso na pala sa korte. Lahat ng yan ang nangyayari na nang hindi namin alam. Para bang lahat na sekreto, lahat na fast track. Nakakagulat. Kaya isa din yun sa kina-question ko. I mean, there is a very basic, no, violation of both substantive and procedural due process, yung hindi kami in-notify. Sabi ng korte, kasi daw ang buong records ay nasa Supreme Court na, kaya daw hindi daw kami na-notify. Mm-hmm. Hindi daw alam yung address ko. I don't even believe that. Sabi ko, aha, ako pa? Parang nakakalat yata yung telephone number ko, or di ba, pwede mong tingnan na lang sa Facebook, pero pwede niyang orderan yung kalaban. Dahil yung kalaban, alam yung address namin, di ba? At ikaw ang mag-furnish sa kanila. And, I mean, that's not a valid excuse, sabi kong ganoon. Opo. Tapos, may violation na ng due process sa ganoon, no? For not notifying us, not sending us any pleadings. Right, opo. Uwi na, hindi pa kami natatapos ang araw, si Duterte, yun, absolute pardon po agad. Without again notifying the loudest, or without again notifying me. And nakakalungkot, Harry knows that. Sa tingin niyo po, ano po yung nakikita niyong dahilan kung bakit po ibinigay ng Pangulo itong absolute pardon kay Pemberton? Honestly, talagang magandang tingnan natin, ano ba ang motivation?
No? Ano ang motibasyon nitong si Duterte? Nasa gitna tayo ng pandemya, ang tindi ng balita sa graft and corruption dito sa usapin ng pandemic, nandiyan din ang napakatinding usapin ng graft and corruption sa PhilHealth. Nandiyan yung talagang ang tindi na expose na yung incompetence ng administrasyon na ito sa pagre-resolba nitong problema sa COVID. Diba? Is this a diversionary tactic para mapagtakpan yung mga ganong yung ganyan niyang incompetence at yung kanyang mga eto yung mainit na balita sa graft and corruption. Magandang tingnan yun eh. Second, tingnan natin ano talaga yung intention. Remember, kakautang lang no sa gitna ng pandemic nangutang si Duterte kay Trump o sa US ng 2 billion. At yung utang na ito ay para sa pagbili ng armas, ba? Pangbili ng warships. Sa gitna ng pandemya, bumili no ng sasakyang pandigma. At itong sasakyang pandigma na ito, ito yung pinadala ng Pilipinas sa Rim of Pacific Maritime Exercises. Gitna ng pandemya, puro gera o pangbili ng armas ang inasikaso. At talagang nasa gitna ngayon ng pag-uusap ng pagbabalik, pagbabase uli ng mga sundalong Amerikano sa Subic sa pag-takeover nila ng Hanjin. Diba? Ang init ng usapin dyan. Okay. Kaya magandang tingnan, diba? Kinompromiso ba itong kaso na ito? Ginawa bang kondisyon ang kaso na ito? Napakababaw na dahilan yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na baka daw, no? Hindi naman din siya sigurado kasi ang hilig niyang mag-isip ng dahilan. Baka daw ang iniisip na presidente ay pamalit sa vaccine. Ibenta mo ba ang soberanya, ang demokrasya, babuyin mo ba ang buong legal processes? I-cut short mo ang isang ang sentensya ng isang pumatay, no? Na sundalo para sa vaccine, pues huwag kang kumuha ng vaccine sa Estados Unidos. Pues kumuha ka sa Cuba o sa iba pang bansa. Kaya hindi ako naniniwala na walang kondisyon. O hindi ako, di ba? Unless may sakit siya, unless ewan ko kung ano nangyari sa kanya at bigla na lang naisip niya na. Pardon. Opo. So marami pong aking spekulasyon no kung ba't niya kaya ito ginawa yung pag-grant ng absolute pardon. Nais din po nating malaman, Attorney Virgie, kung paano po tinanggap ng Laude family itong pagbibigay ng pardon ni Pangulong Duterte, given nga po na nagbigay sila ng financial assistance dahil in-acknowledge nila na may kamali ang ginawa and yet nag-grant po ng absolute pardon. Paano po tinanggap ito ng pamilya? Sobrang devastated yung family. Yun yung they feel so betrayed. Kasi, andyan si Harry, tapos si Duterte. It was Harry who arranged, facilitated, at nag-coordinate nung, para mabigyan ni Duterte ng assistance ang Laude. That was in 2017. I think 2017 yan. Hindi ko nga alam na tatlong taon eh. Akala ko it was a one-time financial assistance. No? Dito ko lang nalaman, sabi tatlong taon. Bakit binigyan ng financial assistance? Dahil nandun daw, di umano. Sabi ni Harry, ang paghanga ng presidente sa mga Laude sa kanilang paninindigan na patuloy na pakikipaglaban doon sa kaso na hindi raw bumibigay sa pressure o sa kung ano pa mang offer ng US. Bakit? Dahil yung US Embassy, yung US nagpunta sa Leyte kay Nanay Julita at sinasabihan siya na babayaran na namin kayo ng buong danyos, pumirma lang kayo ng waiver and quitclaim at huwag niyong papaalam kay Attorney Virgie. Siyempre si nanay, nag-isip ka agad ng masama. Bakit hindi ko ipapaalam sa abogado ko? O agad-agad ni-report ni nanay sa akin. Dahil doon sa pangyayaring yon, in-arrange ni Harry itong financial assistance mula kay President. Kaya pinanghawakan, lalo na ni Nanay Julita, yung pangako na hindi makakawala si Duterte habang nakaupo siya.
Tapos biglang may pardon. Kaya ang, may sagot si nanay eh, kasi nag-text si nanay, ang sabi niya, sana man lang hindi mo binigyan ng absolute pardon. 10 taon na nga lang ang katumbas ng buhay ng anak ko. 10 taon na lang, diba? Binawasan mo pa. Napakasakit nun sa akin. Yun, nakakalungkot talaga, no? Yung ganung pangyayari para sa mga ano. Kasi pinanghawakan nila yun eh. And that's the reason why they feel so betrayed and so frustrated. Opo, salamat po. Nabanggit yun na po ito kanina, Attorney Virgie, yung VFA o yung Visiting Forces Agreement. Ito nga po yung tinuturing na ugat kung bakit nandito nga si Pemberton at ugat ng kasong ito. Maaari po bang ipaliwanag sa ating mga manonood? Kahit very quickly lang po, ano po ba itong Visiting Forces Agreement? Alam mo, itong Visiting Forces Agreement, pag tiningnan mo ito, napaka maiksing kasunduan sa pagitan ng bansang Pilipinas at ng Amerika na pinasok noong 2008-2009. Ito mainly, Visiting Forces Agreement, agreement ito para bigyang proteksyon ang mga visiting forces. Itong particular, itong mga sundalong Amerikano habang nandito sila sa Pilipinas. At nakalagay dyan, halimbawa kung makakagawa sila ng krimen, diba? Sino, pinag-uusapan, sino ang may jurisdiction. Kaya noon pa, pinapakipaglaban natin na gumawa siya ng krimen dito, nasa ilalim siya ng balikatan exercises, at dito ginawa ang krimen punishable sa ating, kaya dapat tayo ang merong main no jurisdiction. At pwede lang mapunta sa US kung ire-request ng US at kung papayag. No? Kaya atin talaga yung jurisdiction. Kasi ang sa criminal case kasi, kung saan nangyari ang kaso, that is jurisdictional, usapin ng jurisdiction, no? Kaya kung saan nangyari ang krimen, yun ang merong jurisdiction sa kaso. Okay. Pero itong VFA, matagal na itong na-question sa Supreme Court. Mm-mm. At ang only in the Philippines, no? Dahil hindi pasado ang VFA bilang isang tratado, isang treaty. No, hindi siya pasado. Bakit? Pinirmahan, as alam ng ating constitution, dapat pirmado dito, at the same time, pirmado sa US. Mm-mm. Hindi ito, pinirmahan dito, niratify ng ating Senado. Pero alam mo ba, hindi ito niratify sa US. Hindi ito pinirmahan ng mga mambabatas ng US. Ang pumirma lang dito ay yung kanilang executive department, represented lang ng embassy. Yun lang. Kaya pag tiningnan mo, hindi yan tapatas. We have all the reasons not to implement this. And yet, sobrang higpit ng pag-i-implement, samantalang hindi nga ito tinuturing na tratado ng Estados Unidos. Kinuwestiyon ito sa Supreme Court. Dahil hindi siya papasado sa bilang tratado, dada sabi natin, dapat baliwalain. Mm-hmm. And on the Philippines, that the Supreme Court considered it as an implementing rule of mutual defense treaty. Uh-huh. Remember, Germaine, ang mutual defense treaty is a treaty that was agreed upon in 1951, immediately after World War II. Ano yun? Nagkaroon ng implementing rule more than 50 years after? Diba? Dito lang sa Pilipinas, nagkaroon ng implementing rule more than 50 years after nung mutual defense treaty. Idagdag ko pa, after nun, marami nag-question na dito sa VFA, nagkaroon na ng EDCA. Alam mo, ano naman po itong EDCA, okay, attorney? Yung EDCA naman ito, Enhanced Defense Cooperation Agreement. No? Ito naman na pinag-uusapan dito, paano ang mga prepositioning, paano ang mga paglalagay ng mga armas, saan ilalagay ang mga armas nila. No? Yun ang pinag-uusapan naman. Pero dito, dahil nga, remember, nagkaroon na ng kaso kay Nicole dito, at mainit ito, naging kaso kay Jennifer, ay nakalagay na doon, kapag nagkaroon ng krimen, isa-subject na lang sa compromise agreement. Diba? Pero ang pinakamalala, bakit natin dapat questionin itong EDCA, ang sinabi dito, this is an implementing rule of VFA. Kaya pag tinignan mo, kundi ba tayo parang niloloko, MDT, tratado, treaty, merong implementing rule 50 years after VFA.
Pagkatapos, yung VFA na implementing rule, meron na namang implementing rule, EDCA. At patiningnan mo yung EDCA, ang laman niyan, extracted cod. Doon yung laman from the military bases agreement that was rejected in 1991. Ang daming kalokohan yan. So that hanggat nandiyan ang mga lopsided agreements na yan, dictated upon us, imposed upon us, there will be more Pemberton and there will be more Jennifer. Kailangan mawala at matapos yung bang parang lagi tayong ang ating soberanya o demokrasya ba ay nakasalalay ba sa demokrasya o sa soberanya ng Estados Unidos? Yung ganoon, ang laking insulto niyan sa atin eh. No? Pinapakita nito na ni hindi tayo tinitingnan ng Estados Unidos bilang isang soberanyang bansa. Dapat matapos talaga yan. Opo. So kung nakita po natin, sabi nyo nga po using your word, yung lopsided po ng mga agreement na kung titignan natin, wala naman talagang legal basis talaga doon sa sinasabi nilang treaty. Ito, kinoconsider nga po nilang treaty ang VFA, pero in reality, at hihimayin, hindi naman po talaga. So can the president or our country opt out of this agreement? Or I mean, can the president opt out of the agreement on his own? Alam mo, yung VFA, again, pag tinignan mo, walang rason na nakalagay dyan kung gusto mo siyang tapusin. In fact, there need not be any reason, di ba, in terminating VFA. You just have to say that you do not want it anymore. It does not serve our interest, so we want to terminate it. Ang nakalagay lang dyan is, magbigay ka lang ng notice of termination ng 180 days. Yun lang ang only requirement sa VFA, 180 days notice. Ibig sabihin, katulad ng ginawa ni Duterte, nagbigay siya ng notice, ang pang 180 days noon dapat ngayon palang September. Pero alam naman natin, June pa lang, binawi niya na. Opo. Kaya ibig sabihin, pag gusto talagang tapusin yan, ang daling tapusin, pwedeng tapusin. Opo. So, ito, nasagot nyo na po ito, napahapyawan nyo na, pero siguro palalimin nyo na lang po, no? Is the VFA beneficial to the country po? Certainly not. It does not benefit us. There is no mutuality in the visiting forces agreement. Pag pumapasok tayo sa kahit ano pa mang agreement, di ba? Ano yan? Mutuality is the key word. Dapat, kung ano yung agreement, pinagkasundoan natin, applicable sa'yo, applicable rin sa akin. Simple, di ba? Okay. So, dapat kung nagbibigay ito ng proteksyon sa sundalong Amerikano, dapat mabigyan din ng proteksyon ang ating sundalong Pilipino pag sila ay nasa bansang Amerika. Walang ganun. Pag tinignan mo lahat ang dating ng ating mga sundalo, there was a time umabot ng 21,000 ang US soldiers dito. Pag tinignan mo kung ilang mga Pilipinong sundalo ang nakakarating sa US, 15, 'di ba? Nasa kwarto lang sila nagte-training. Pero yung mga US forces dito, hala, so good hanggang actual operation. Nakakalat sa buong Pilipinas. There was never a time na bumaba sa 5,000 ang bilang ng sundalong Amerikano dito sa Pilipinas. Opo. Ito po, no, yung sabi nyo nga po, yung mga may freedom po, mas may freedom sila at para mas favorable sa kanila itong VFA. Masasabi nyo po ba na kung ma-junk po itong VFA ay mababawasan po or mawawala yung mga kaso kagaya nung nangyari po kay Jennifer Laude? Sa palagay ko, bakit? This is their protection eh. Protection nila itong VFA eh. Kung mawawala ito, mababawasan, magkakaroon sila ng takot dahil ano pang protection meron sila. Di ba? Through VFA, parang our Filipino people, no, the women, the children, parang we are being served in a silver platter. Ito, rapin mo, patayin mo, kahit makonvict ka, pwede ka ma-pardon. Opo. So talagang very unfair po talaga. Opo. Sige po. Ang tagal ng US forces dito, ang tagal na nagbase, napakadami ng kaso ng rape, of sexual abuses, physical abuses sa maraming kababaihan at kabataan. Pero kahit isa, walang naparusahan. Ganito ka-importante itong kaso ni Jennifer Laude. Dahil hawak ng kaso na ito, di ba?
representasyon ng kaso na ito ang lahat ng pang-aabusong dinanas ng maraming kababayan at kabataan sa buong panahon na nagbabase dito ang mga sundalong Amerikano. Kaya, ano, napakahalaga nitong kaso natin. Kaya sinasabi natin, yung justice for Jennifer Laude is justice for the entire Filipino people. At yun talaga, dahil for ngayon lang, merong na-convict na sundalong Amerikano at at talagang nakulong siya, no? Nag-serve siya ng kanyang sentensya. Syempre alam natin na nangyari kay Daniel Smith, 'di ba? Mm-hmm. Na-convict nga nung una pero itinakas kaagad. At syempre ang tindi ng pressure kay Nicole at that time to the point na mismong gobyerno ang nagpe-pressure sa kanya kaya napilitan siyang mag-recant. And después dismiss yung kaso. Consider dismiss kasi parang binawi. Nakakalungkot, kaya ganito na napakahalaga sa atin ng kaso na ito. Opo, ang ganda po na sinabi niyo po na ito pong kaso, itong laban natin for Jennifer Laude ay laban din po ng pangkalahatan, lalo po yung pang-aabuso at nararamdaman po natin abuse ng mga iba pong nakaranas po nito, no. At this point po masabi natin na wala na po, ito po ay hindi isolated case. Marami po kayong nabanggit na kaso kanina. Ano po kaya ang implikasyon ng pagpapardon sa isang napatunayang kriminal na banyaga na pumatay sa ating kababayan? Alam mo, nakakalungkot kasi anong ibig sabihin nito, 'di ba? Parang ano 'yan, no? Nagbibigay pa ito ng lakas ng loob sa mga sundalong Amerikano na ngayon lalo na pabalik na sila sa Subic. Mm-hmm. Lalong lalakas ang loob nila ngayon na gumawa ng krimen. Kahit makonvict ka, ilang taon ka lang makukulong, okay. Tapos pardon ka na. Excuse, 'di ba? Good conduct ka pa. Ganun ang ibig sabihin nun eh. 'Di ba? Para kaya nakakalungkot. And yet nagpardon siya diyan, 'di ba? Matatapos ang kaso ngayon. Tapos na ang kaso ng mga Laude. Pero hindi naman natapos, 'di ba? Yung tuloy-tuloy na diskriminasyon, oppression sa kababaihan at kabataan at sa mga trans women. Hindi natapos 'yun. Lalaya si Pemberton, pero tayo, kailan kaya tayo lalaya mula dito sa mga lopsided national security agreements that even render our country insecure? But why do we call them security agreements? All this MDT, VFA, EDCA, why do we call them security agreements? Samantalang, we are being dragged by the US in all its wars. Diba? Numero uno, nangunguna ang Estados Unidos sa panggigera. Tanging Estados Unidos lang kung saan ang kanyang mga sundalo ay nakakalat sa napakaraming bansa sa daigdig. Numero uno siya pagdating sa arms trading. Kaya hila-hila tayo lagi. Kaya parang dahil merong ganitong MDT, VFA, EDCA, all the more, diba, na we are being rendered insecure. At yun nga yung nangyayari. Look at how our politicians think. Yung kanilang colonial mentality na hindi natin kaya. Kailangan natin yan. Paano na ang seguridad? That is exactly the problem. The neo-colonial mentality. Diba? Yun na yun. Yung parabang hindi nyo kaya, kaya kailangan nyo kami. Diba? Kailangan nyo itong security agreements ito. Ay, hindi nyo kasi kaya pa. At tingnan mo kung paano nagsasalita ang ating mga government officials. Kahit si Duterte, hindi kaya. So, pues, kailan nakakayanin? Opo. Habang buhay na lang ba? Habang buhay, nakakapit ka na lang? Sa mga ganito po agreement, no? Opo. Yung ating tiyan nakasalalay sa tiyan ng China, sa tiyan ng Amerika? Ang ating ekonomiya ba dapat iasa sa kanila? Ang ating politika ba dapat iasa sa kanila? Ang ating demokrasya at soberanya iasa sa kanila? Hindi. Maghirap tayo kung maghihirap tayo, pero 'di ba? Ipaglaban natin yung ating dignidad bilang mamamayan, ipaglaban natin ang ating teritoryo bilang bansa, ipaglaban natin ang ating demokrasya, demokratikong karapatan ng ating soberanya. Opo. Yun kasi ang magbibigay sa atin ng dignidad at integridad bilang isang malayang bansa. Mm-mm. Opo, salamat po. So itong mga ganito pong mga lopsided na national security agreements ay talaga nakakapagpawala ng ating dignidad at yung ating hold sa ating soberanya po. Attorney, masabi niyo rin po ba na itong pagpapardon ni Duterte ay it further promotes the culture of impunity?
Exactly. Talaga. Because impunity yung mas mataas ka kaysa sa batas. The pardon cut short all these legal processes. Mm-hmm. Diba? Ano ang nangyari? Kino-question ko sa ano, in-expose ko, kino-question ko, pati mga computation na yan, mga basis, mga legal basis na yan, pati yung violation of due process, ang dami-daming question, eh, eto na lang, pardon, tapos ang in just a matter of 10 days, all this happened. Mm-hmm. Remember, the only time I discovered na meron palang ganitong nangyayari was August 26. Nung pumunta ako sa korte, sa Olongapo, dun ko lang na-discover na meron palang ganitong nangyayari, meron palang motion for release, meron pala silang mga application for good conduct. Na-discover ko August 26. Agad-agad, nag-file ako ng comment opposition. Naglabas agad ng decision. 26 yun ha. 27, 28, 29, 30. Monday, holiday. Tuesday, first thing in the morning, pag-file ko ng comment opposition, nilabas ang order of release. Pagkatanggap ko ng order of release, dahil nag-demand ako ng kopya, nag-file agad ako in less than an hour. Nag-file agad ako ng motion for reconsideration. Dahil iniisip ko, hindi pwede, kailangan masuspinde, kailangan ma-stay yung motion, yung order of release. And I did. Diba? At ito, lahat yung kinu-question natin, ay ayun, cutting short everything. Ang dami-dami mo pang kinu-question dyan na good conduct at kung ano-ano pang pati jurisdiction, eto na lang, tapos ang kaso, pardon na. Opo. Kinut short nila yung... Opo. Diba? In 10 days, tapos ang lahat, no? Parang, ano ba yan? Only in the Philippines and only under this administration. So ito nga po, no, malinaw po itong injustice na naganap kay Jennifer Laude sa pagbigay ng absolute pardon. Ano po ba ang maaring gawing aksyon ng sambayana, ng publiko to resolve this injustice po? Yeah, itong mahirap talagang umasa sa kaso. I always say this, no? Lalo na ang mga mahihirap kahit na sinasabi natin, yung mga promotion of access to justice. The truth is, there is really very limited access to justice. No? Ang hirap. Justice is legal system. It's a long, tedious, and expensive process. Na patagalan ka dyan. Okay, arena natin, no, ng mga batayang sektor. Arena ito ng mga may pera. Kaya ako lagi kong sinasabi, kahit na may legal na case na ganyan, dapat laging merong kaakibat na pagkilos ng mamamayan. Mm-hmm. Yung ganun na lang ang paniniwala ko na kung meron man talagang nag-pressure, di ba, para naipanalo natin ang kaso ni Jennifer, ito ay dahil sa pagbabantay ng mamamayan, sa pagkilos ng mamamayan. Kaya ibig sabihin, huwag natin iasa rin talaga sa korte o sa kung saan. Nasa atin talaga, nasa mamamayan, nasa kamay ng mamamayan, ang totoong hustisya. Nasa atin talaga ang totoong pagbabago. Kaya at 'yun kailangan i-claim natin. At 'yun kailangan natin gawin at gamitin, no? Hindi yung aasa mo na lang sa kanila. Dahil pag tinignan natin si kung ano yung nangyari kapag iniasa mo lang din sa kanila. Wala sa kamay ng mga politiko, wala sa kamay ng gobyerno yung paglaya natin ng ating bansa. Kaya ang ibig kong sabihin, kumilos tayo, magprotesta tayo. We are being silenced. The anti-terror law, 'di ba, ipinasa sa gitna ng pandemya. Why? Because they want us to be silenced. Because silence breeds impunity, and impunity breeds more violence. At itong pardon kay Pemberton, that is impunity, and impunity will breed more violence. Opo. Salamat po. So, salamat po doon. No? Ano po ba yung mga, kagaya sabi niyo po, pagkilos, no? Para po malabanan natin yung mga ganitong injustice. Ano po yung mga specific na nais niyong i-recommend na magawin natin mga battles beyond the legal realm para nga din po mas ma-further ma-aksyonan at malaman ng sambayan itong injustice na nangyari. Alam mo, syempre gusto natin yung nagkikilos protesta pero nasa gitna tayo ng pandemya. Pero alam mo, ang malaking problema pa talaga natin, yung marami tayong kailangang ayusin din sa kaisipan. Diba? Kasi bago umaksyon, kailangan malinaw sa kaisipan.
Ang ibig ko sabihin, katulad nitong ginagawa natin, ganitong diskusyon, napaka-importante na ito. Diba? Napaka-importante na may mga ganitong diskusyon kasi marami kang matututunan at pwedeng ito ay magmulat sa iyo at maintindihan mo. No? Pero ang mga ganitong diskusyon ay dapat umabot hanggang sa komunidad, hanggang doon sa mamamayan. Kasi hindi po pwedeng tayo-tayo na lang ang nagsasalita. Hindi po pwedeng tayo-tayo na lang ang kumikilos. Kailangan natin ang buong sambayanan. At hindi makakakilos kung hindi naiintindihan ng mga issue. Kaya kailangan itong mga ganitong diskusyon ay bumaba hanggang doon sa pinakamaliit na bayan ng bansang Pilipinas. No? Ganun ka-importante ang impormasyon, diskusyon, ang edukasyon. Para kumilos ang tao. Ang tao, pag hindi naiintindihan, hindi siyempre kikilos. No? Kaya ganun ka-importante. Let's continue. No? Let's move on from this. But moving on means, di ba, tiyakin natin na mawala yung neo-colonial mentality, yung moving on, yung mapanghawakan ng bawat isang ordinaryong Pilipino, yung pagmamahal sa bansa, mm-mm, yung pagmamahal sa kapwa, yung pagmamahal sa katotohanan. Lahat ng yun pwedeng mangyari sa mga diskusyon, sa mga pag-aaral, kahit na sa mga maliliit, no, yung ano na round table discussion, gawin natin na malaganap itong mga ganitong klaseng pag-aaral o diskusyon. Salamat po. Attorney Suarez, Attorney Virgie Suarez, maraming salamat po sa oras pong ibinigay niyo sa amin, no, ngayong hapon na ito. May mga nais po ba kayong sabihin sa ating mga manonood? Any closing words po or mga nais po kayong pasalamatan at batiin bago pa tayo tuluyang magtapos? Sige. Ako bilang panghuli, gusto kong bigyang parangal ang mga Laude. Gusto kong sabihin kung gaano ako kasaludo sa mga Laude. Hindi simple yung labanan mo ang imperialistang Estados Unidos. Hindi simple lumaban ka sa isang sundalong Amerikano. But the Laudes, they put up the fight with us. Diba? They stood firm and they remain standing firm with us. Even the Laudes recognize that their case is beyond Jennifer Laude. That this is a representation of all the abuses committed long before the Jennifer. Kaya sila man din ay ayaw na nila ng merong panibagong Jennifer. Ayaw na nila ng may panibagong Pemberton. Ibig sabihin, napakasimpleng pamilya pero hindi bumigay. Diba? Napakasimpleng pamilya pero nanatiling nananandigan. Daig pa ang mga ibinoto natin dahil sila ang unang bumigay. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat po, Attorney Virgie Suarez, sa oras pong ibinigay niyo. Maraming salamat po. So mga kaibigan, ngayon nga po ay nakausap po natin ngayong gabi ang abogado po ng pamilya Laude na si Attorney Virginia Suarez. Sa pag-usapan po natin briefly po yung kaso nga po ni Jennifer Laude, yung pagpatay sa kanya ni Pemberton. At pinag-usapan din po natin itong BFA at EDCA. At lalo't higit pinag-usapan natin yung pag-grant ng absolute pardon sa kay Pemberton ni Pangulong Rodrigo Duterte. Muli, thank you po for joining us in this episode of Legal Basis. You can join our Facebook group. Just search for Legal Basis on Now You Know. Catch us live here on NYK's Facebook page every Sunday at 6 p.m. This has been Germaine Jalandoni De Ruña for Legal Basis. Now You Know.